Kemal, ya. Belum ada yang mau ikut jadi. Of course, hindi lang ako na-apektan kami. Matagal kasi nakilala ko yung sarili ko eh. Wala nang nag-umpisa ako as a solo performer. Isa na siya sa mga nag-advise sa akin. Yung baston mo, ito di ko makalimutan. Ang baston mo, Noy, huwag bibitawan. Kasi pag binitawan mo yan, matutumba ka. Literally, kaya tinan. Ang bako eh. Hindi ko sabihin yan. Kaya nakakalungkot talaga si Corinne Stray. Natural na comedian siya. Very natural. On and off stage. Ngayon, ito namang pandemic. Talaga naman sobrang pag-apekto. Lahat ng inipon mo talagang nabawasan. Talagang mahirap na mahirap. But it's a good thing. Natapos na rin. So we have to go back to what we're doing before. And then, siyempre, mabuhay ulit. And thank God for this at nawala na yung pandemic. Personally, I think Rico would have wanted us to go on. You know, yung hitmakers. Talagang miss na miss namin siya. In fact, yung mga concerts namin sa America before pandemic, laging we make sure na kinakanta pa rin namin. There is a 15-minute, ano, mahaba yun, ha, na segment in the show where we pay tribute to Rico by singing his songs. Diba? Tapos lumalabas din siya sa big screen to sing with us. So, yun ang kagandahan. No? But on a personal note, masasabi ko lang na talagang nung wala si pare Rico, na doble yung booking ko. Ako personally, doble, no? Kaya naisip ko, pag nawala pa itong tatlong ito, baka lalo nang talagang hindi na makaugana sa dami. Natural na mamiss namin si Corex kasi yung tagal namin kasama ito since 2003. Tapos, at the time nung sumisikat siya, ginagaya-gaya ko pa yun. Pero yung presence ko ni Rico Puno, may nagtanong nga kanina, dadating ba si Rico? Dito daw, dito. Sana dumating, di ba? Ibig sabihin, kayo rin, namimiss nyo rin si Rico Puno. Lalo na kami. Pero, sa totoo lang, up to now, yung mga jokes niya, ginagawa pa po namin. Ang pinakamagaling pag-deliver ng mga green jokes niya ay yung tao na sa kaliwa ko. Siya po ang taga-deliver ng mga jokes na yung kukula. Yung presence ko, up to now, no? Up to now, syempre talaga. Ano sinabing bastos na si Pare Ray? Hindi ko sinabi. Pero, ano yung pangalan? Ah, pandemic. Doon ako nagkaroon ng oras sa aming sa probinsya, taga Laguna mo. Eh alam niyo sa probinsya parang hindi walang masyadong may record, no? May number of positive patients, pero ang galawan wala sa amin, ano? Walang hindi ganun ka intense ko ba. So doon po ako sa at naisip ko, sa totoo lang, matagal ko nang gustong gawin to. So naisip ko mag-barbecue. Nagtinda ko ng barbecue during pandemic. Ang dami po nag-sponsor sa akin, yung mga producers natin sa Amerika. Nag-sponsor para mamigay sa mga frontliners. Natutuwa ko magkatambaboy, magtusok ng baboy, mag-gagal. Marami ako natutuwa sa akin. Nag-enjoy ako actually. Ano pangalan ng barbecue mo, Marco? MS Barbecue. Yeah. Pero wala na mo ngayon yun. Sinarado ko na. Kasi po, napakahirap. Hindi naman siya lalugir. Kaya nakapagdiyan pa na, no? Ikaw na yung nagkakat, isa na ba may nag-iihaw, ang sakit pala sa kamay nun, ano? Pero marami ako nakilala ng mga kababayan ko, mga kababayan dito, mga kaedad natin, mga millennials, yun. So, nag-enjoy po ako ng pandemic, pero at the same time, syempre, I took care of myself, lalo na yung mga anak ko na kasama ko.
Yun, ikaw, Ray. Kaya Ray ko muna, yung ano, akong hindi nyo alam, yung unang kanta, supposed to be, ginawa ko po yung para kay Ray ko po. Malang influence yun sa akin. Ako si Superman yung kantang yun. At nung bago siya mamatay, nag-i-insist siya na kantahin namin on stage. Hindi ko maintindihan kung bakit. Then, tontuwa siya, sabi, bakit para sa akin yun? Ay, kuna, ginawa ko para sa iyo. Then, sabi niya, kung nilang pala yun, ginanta ko pala yun, sabi niya, wala ka ngayon. Sabi ko, eh, siyempre, wala ka na magagawa, dito na ako eh. Ayun niya, nagsisisi nga ako, nandito ka. Ganyan siya, view mo noon. At, ang mga memorable moments ko sa kanya, tuwing magsishow kami, palaging binubuli niya sa akin, yung makeup ko daw parang natutulog lang. Nung namatay siya, nandun siya sa kabahong, sabi ko parang natutulog ka rin lang. Actually, talagang medyo close kami nila Corix. Kahit siyempre, magkakaiba kami ng personalities. Natural lang naman yun. Doon sa pangalawang tanong naman, doon sa pandemya, ang totoo, ang hinig sa inyo, ako naman ay isang nerd, introvert. At walang diferensya sa akin kung nag-iisa ako o may kasama. Dahil even I'm alone, I'm not lonely. At makapigan yung sinabi ko. I can relate. Yung ibig ko sabihin eh, kahit nato ka lang sa isang kwarto, sa isang taong wala akong problema sa akin. So, ginamit ko yung time para tapusin yung libro na ginagawa ko. At saka, may computer doon. Talagang lahat ng gusto kong matutunan sa arranging ng mga kanta, sa pag-mixing ng mga kanta, studio, studio work, lahat yun. To pass the time. Ayaw kasi masayang yung oras din na makala pala. Yung parang nag-deteriorate yung ano mo, yung sarili mo. Yun, ginamit yung time niyo para pwede ko na rin siguro nung ibalita sa inyo. Yung libro na yun, mayroon isang director kasi ng hiram ng ano mo. Mayroon kasi manuscript yun. Then sabi niya, gawa ako ng pelikula ng buhay mo. Ang title ng movie, kahit ang puti na ang buo ko, Ray Valera story. Siguro itong year na end, i-release nila. Yung nagaganap na may mga rape scene doon. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Sino ni Ray Ray? Joke. Sino si Ray Valera? Sino gaganap na rin ulit? At hindi, naghahanap sila ng isang medyo, ano, medyo ba, hindi kilala. Kasi kasi, sabi ko si Pioro na lang kaya. Sabi nila, hindi, hanap lang tayo ng medyo ba. Hindi recheck daw ni Pioro, off-right eh. Thank you, ma'am, sa mga, thank you very much sa'yo. Kayo talaga, pag nagsama-sama, wala ka lang umas. Sana hindi ako mahawa sa kanila. Aray, hindi ba matay ka pa? Baka pagkatapos, mas bastos pa ako sa bastos. Anyway, ano ba yung question? Tito Rico, honestly, sobra akong, pasensya na po, sobra akong fan ni Rico Puno. Kasi bata pa lang ako, syempre, yung kanta niyang maala-ala mo pa sa luneta, fan na ko yan. So, nung simula po akong kumanta, na-meet ko siya, manghang-mangha ako, kasi talagang, wow, nasa harap ko na siya, Rico Puno. Tapos kinantahan pa niya ako sa Igo Laganol. Sa sobrang peak niya yun, eh, kasi kata niya, yung kinakantahan niya ako, binigyan niya ako ng gold bracelet. Totoo yan. Sana kayo rin pag nag-duet tayo sa show. Binigyan niya ako ng bracelet na gold, ha? Yung kanya may diamonds, ha? Okay, totoo yan. Na nagulat ako, sabi ko, ha, totoo ba ito? Baka bawilin after the song. Hindi po binigay niya talaga sa akin. Ano yung memory din ko kaya ito rin ko? Baka may harap magnanasa, oh! Ano lang ako noon? 2 years old na ako. So, talagang nakaka-miss pa, of course, yung songs, no? And Rico Puno is Rico Puno. Nung pandemic, syempre, it was a shocker for us, no? And
used to say, bakit kaya nagka-pandemya? Kawawa naman tayong lahat. But it was our my way of also reflecting. Kumbaga sa about life, bakit pa ito nangyayari, bakit baka kailangan magbago. Magbago ako, magbago tayong lahat. So a little bit of that, di ba? Kasi nga, serious siya. Hindi lang nangyari sa ating bansa, kundi sa buong mundo. So, ngayon, masasabi niyo ba after pandemic, mas mabalik ba kayo? Ano ba? Oo, parang second wish sa buhay nito eh. Kahapon ko na lang yung ano rin. Yeah, nakakalimutan ko yung ano ginawa ko nung pandemic. Ang pinakamagandang nagawa sa amin nung pandemic, gumawa ko ng bagong awitin after ilang dekada, no? The song was produced by my son, Ali, kasi yung wife niya, si Luchi, my daughter-in-law, who's the lead singer ng banda nila, Bojo Fly, talagang created a song. Sabi niya, padinig mo kay Daddy to, dahil bagay na bagay sa kanya. So I recorded it, it's called Dati. And it talks about yung talagang, kumbaga, dati. Oo, yung parang back in the day, no, before, no? So yung perfect yun eh, during that time sa pandemic, parang you're looking back and appreciating yung mga bagay na hindi mo dati na-appreciate na di ba, unang-una na, hindi ka makalabas ng bahay, freedom, di ba, yung the time na talagang, na, pati yung ano, reminiscing ng bata ka, na all those things are contained in that song, Dati. It's available sa Spotify and kung saan-saan pang music digital platform, check it out. It's called Dati. Ilan ang ako mo? Di ba nag-asawa na si Ali? Oh yes, so, Ali, nakakadalawa na akong ako dun eh. And then yung chef na anak ko si Barney, may isa. Si Rachel lang hindi nag-anak talagang ay, gusto niyo mag-travel lang. Tatlo na. Right. Thank you, Adi. And this is from Lea Salteria. Lea, open it up.